Okay, on this tutorial, bali, gagawin natin yung 3D ng object na ito. So, gamit ang iba't ibang methods, no? Okay. So, assuming na na-drawing na ninyo yung mga to. Okay, na-drawing na natin yan. Or, alam na ninyo na-drawing yung mga yan. Punta tayo sa dito, sa 3D basic or 3D modeling. So, anyway, kapag nasa drafting and annotation ka, usually ginagamit ito for 2D, no? Pero pwede rin namang mag 3D dito. Pero syempre mas maganda kapag sa 3D basic or 3D modeling. So dito tayo sa 3D modeling kasi mas kompleto yung nakalagay dito sa ribbon. Okay, dito sa ribbon. So, yan. So, assuming na na-drawing na natin yung rectangle, let us extrude this. Okay, so click natin yung extrude and then select natin yung ito, yung rectangle. Then, so based sa drawing nito, ang thickness niya ay 16. So, type lang natin yung 16. Yan. Then, i-click natin ito. So, kahit anong ano dyan, sa orbit or yung free orbit yung gagamitin natin, okay lang din, no? Para ma-ano natin, ma-rotate natin, or ma-orbit natin yan, no? Click na lang natin to. Ayan. Okay, so na-extrude na yan. And then next na gagawin natin ay ito. So, extrude natin to. Extrude natin. Ayan. So, ganun din. Yung thickness niya ay 16. Ayan. Kaya lang, kung mapapansin natin, parang ano siya, shell, no? Shell. Kung pupunta tayo sa visualize, then, click natin dito, mag-ano tayo, shaded tayo or realistic, ang lalabas dyan ay yan, no? Parang shell. Ang reason dan is, yung mga lines kasi hindi naka-join, no? Balik lang natin. Dapat i-join muna natin. I-click natin lahat ng line na yan, then join natin. So, isang linya na lang yan, no? Then, tsaka natin extrude. Oops. Extrude. Ng 16. Okay? Yan. Then, kapag search ko lang. Ayun. Dito na pala. Mabilis. Then, kapag i-enlarge, i-ano natin yan, shaded natin. Ayan. Okay? Then, next naman is ito. Ito. Itong circle na ito, yung gagamitin natin yan for sa part na ito. Ayan. Ayan. Later on, magagamit natin yan. So, extrude din natin yan ng kahit gaano kaaba, no? Dapat sobraan lang natin. Mas mahaba dun sa kaysa thickness nito. Yan, dapat mas mahaba dito. Yan. Then, next is yung ito naman, magagamit natin ito para dito sa eto. Ayan, magagamit natin yan. Okay, so, extrude natin yan. Ang height niya ay 28 ata yan. So, 28, no? So, extrude natin. Naglulokoy yung ano niya. Pan. Pan, yun. Extrude natin to sa taas na 28. Ayan. Then, ito naman, extrude natin ito sa taas na 12, no? Then, 12. Ayan. May nakalimutan kong kinapi. Okay. So, ayan.
Then next, ilagay na natin ito doon. I-move natin. Click natin. Click natin ito. And then, right click. Or, meron namang move ata dito. Saan ba yung mga move dito? Ito ba yun? Move. Yan, move. Then, click natin sa part na sa gitna. Kaya wala. Saan yung gitna nito? Wala. O, dito na lang. Then, lagay natin dito. Okay. Pag 2D wireframe tayo. Ayan. Tala tayo sa view. 2D wireframe. Para mas madali natin makita yung ano. Then, move natin yan. Nang korto. Dapat na korto tayo. Nang 16 sa figure. Ayan. Okay. Then, after nyan, mag-subtract tayo. So, atan ba yung subtract dito? Ito ata. Yan, subtract. Yan. Then, i-click natin yung object na babawasan natin. Ito yon. Then, enter natin. Then, pagkatapos nyan, yung ibabawas natin or yung tatanggalin, ito yon. And then, enter natin. Yan. Okay, so, wala na yon, no? So, kung titignan natin yung ano niya, shaded, ayun. Okay? Yan siya. Then, next is ito. Napko, nawala, hindi pa pala nagagawa yung my fillet. Anyway, mamaya na lang yan. Or, sige, gawin na lang natin. Sa ibang ano na lang, dito na lang. Sa ibang drawing. So, yan ay rectangle na ang ano niya ay 64 na rectangle na. Rectangle. Ang dimension niya ay 64 by 64. Yan. Okay. So, extrude na lang natin ito. Hindi copy natin doon. Extrude. Oops. Ito muna tayo. Para makita natin yung extrusion. So, ito extrude natin yan sa height na 'yung fillet pa pala, hindi pa na nilalagay. Or tantan radius, pwede rin. Sige, para maiba naman, magtantan radius tayo. Yan, so magtangent tayo dito sa tangent yan. Ang radius niya ay 48. Yan, tsaka tayo mag-trim, no? Ito, babawasan. And then, yun. Skip na natin, then ito, click na lang natin yan, then delete natin. Then join natin. Join. Yan. Then pwede nang extrude yan. Sa taas na thickness 16 sa figure. Yan. Okay. So, yan. Then pwede nating i-copy ito actually. So, copy. Copy base. So, ito na lang, copy base. And then, ito, ilagay natin dito, control B. Ganyan na siya, no? Yan. Okay? So, ilipat na natin to, ilagay na natin doon. Okay? So, pag ganun siya, kaya lang hindi ito, sa figure natin, ito ay patayo, no? Ito naman ay nakahiga. Para maano natin yan, maiayos natin, meron tayong tinatawag na align. Okay, align. I-align natin to, then select natin yung object na i-align. And then, first point, paano ba yung ano niya? Naka-align. Ito, naka-align dapat doon. Tapos, ito is naka-align naman doon sa may, sa na yan, doon. Tapos, ito, naka-align naman dito. Yun. So, sakto, no? Nakatayo na siya. So, ang command na ginamit natin doon ay align. Okay, next. Ito naman, ilipat na natin ito
doon then subtract natin. So i-align din natin to. Align. Ito yung i-align natin. Yung ito dapat ay naka-align doon. Tsaka yung ito ay naka-align doon. Then tatanungin yung third source point. Wala tayong third source of point, no? Kasi ano naman yan, cylinder, no? So parang dalawang face lang yung kailangan natin. Unlike kapag mga ganito, box. So kailangan natin ng tatlong face. So enter lang natin yan. Then no. Para hindi natin may skill, no? Original yan. So ito na siya. Then i-move lang natin ito, ipagitna natin doon. So ito is ilagay natin sa gitna, yon. Yan. So after nyan, subtract na natin. So subtract. Ito i-subtract natin to, i-click natin yan, then enter. Then ito yung ibabawasan natin, i-click natin, then enter. So yan na siya. Okay. Then pwede nating ilipat ito doon. Mag 2D wireframe tayo. Yan. Para mas madali nating makita yung or mahanap yung ito. Yan. Ilagay natin sa walang intersection pala yun. So, ito na lang ang ano natin. I-move natin ito sa doon. Doon. Then, tsaka natin ilipat ito ng 16 kasi ito, yung thickness niyan, i-move natin pa left, pa right. Okay, ng 16. Ayan. Okay, so, tingnan natin yung ano. Yan. Uy, parang masyadong malaki. Ah, no, mataas masyadong. Parang masyadong malaki yung pagkakagawa ko, ah. 64. Oo nga, ano. So, mali, no? Okay. So, yan. Na-edit na siya. Nagkamali lang pala ako ng dimension. So, ito nakalubog pa. So, i-move natin ito pataas ng 16. Kasi 16 yung thickness. Ayan. Okay. Then, next. Ito naman, so nakahiga yan, i-align din natin, line, ayan, i-align natin ito, dapat ito ay naka-align doon, ito ay naka-align dito, then yun ay naka-align doon. Yun. So, i-move na lang natin to. Oops. I-move natin to. Parang hindi pantay. Mali na naman yung pagkakagawa. Yung dimension, mali na naman. I-move natin. Hindi makita. I-move natin to. Doon. Ayan. Okay. Ayan. So, meron lang konting mali, no? Sa part na ito. Okay. So, and then after nyan, i-join na natin o tawag ito. yun yun. Eh, pero advice ko sa inyo pala, mas maganda kapag gagawa kayo ng ganito, separate yung bawat parts. I mean, halimbawa, ito, ang laman niyan ay yan. Then, another na file. Halimbawa, yung laman nito ay ito. Then, another na file. Then, ang laman naman nyo na example ay ito. Okay, so mas maganda kapag ganon. Para in case na magkamali ka, so, i-delete mo lang and then meron kang reserve na nakaano dito, no? Kasi for example, ito. So, halimbawa, mali pala yan. Or, halimbawa, na-delete mo yan. So, punta ka lang dito. Then, i-copy mo lang, no? Ganun siya. So, mas maganda kapag mayroong ganun. Parang backup ba.
Okay, then after na is union na natin. So lahat niyan ay yan. Okay, so isang object na lang yan. Okay, so yan yung isang method gamit ang align. Okay, so next is yung ipapaikutin naman natin yung x, y, z axis. Okay? Okay, so this time, ano naman tayo? Yung paikutin natin yung x, y, z. So yan, drawing natin yung rectangle na 64, 96 by 64. And then, drawing din natin yung ano, yung ito. Yung slot. So, gawa tayo ng circle. Lagay natin dito na ang diameter niya ay 16. Then, i-move natin ito. Paganyan ng 16 din. Then, i-move ulit natin. Divide this point ng 20. No? Yan, then saka tayo gawa ng line. Click natin doon. Okay, escape. And then, enter lang natin. Huwag natin i-click yung line. Okay, pwede rin naman i-click natin yan. Pero, i-enter lang natin. And then, automatic na line ulit yung command, no? Then, saka natin i-trim. Yan, then, pwede ang press pull dito. Yan, press pull. Click lang natin yung press pull. Then, i-ano natin dito sa area na i-ano. Uy, sablet. Yan, bakit yan? Yan. Okay, then, yan ay 16, no? Yung taas. Okay? Yan. Then, i-move lang natin to para ma-delete natin yung line. Yan. Delete natin mga yan. Then, sunod naman ay yung sunod natin yung ito. Or, saan kaya? Ito na lang muna. Okay, yung dimension niyan ay ito ay 40. So, 8 plus 24 plus 8, 40 yan. And then, 64 minus 22 naman ay 42, no? Ngayon, yung plane natin, palitan natin. Ang magiging xy natin dapat ay ito yung x and yung y. So, baguhin natin to. Ang x natin ay move natin ito no. Tapos lang natin ng konti. Ang xy itaas natin, paikutin natin. Saan na yan? Yan, maganda kapag ganyan. Okay? So, yan. So, ito yung xy na natin ngayon, ha. Then, mag-drawin na natin yung rectangle na ang dimension niya ay ang length niya ay 40. Then, ang height naman niya ay 28 pala, no? So, 28. So, yun na. Okay, then, sunod na natin yan. Ang haba niyan ay 64 less 22 which is equal to 42. 42. Ayan. Okay. Or pwedeng ano, diretsahin na lang pala natin dun sa ano. Yung circle, ilagay na pala natin dito na ang diameter niya ay 24, no? Then, tsaka tayo mag-press pull. Okay, select natin yung area na ito, yan. Yan ay 42. Then, skip na natin. Move lang natin para matanggal yung line. Okay, ito na siya. Pwede na natin ilagay doon. Move na natin. Yung ilagay natin doon. Then, i-move natin ito para right ng 16. Okay, yan. Then next, yung triangle, yung pyramid naman. So,
draw tayo ng line, or pwede nating i-copy yung edge. Pwede rin. Asan ba yung copy edge dito? So, ata. Yan, copy edges. Select edges. Ito. Yan lang muna natin. Click tayo dun sa copy edge. Okay. So, click na natin agad dyan. Ito. Tapos, yan. Oops. Yan, bakit ayaw niya? Yan. Okay. Ayaw niya. Copy edge. Or extract edge na lang. Select object. Kaya lang problema, madaming edge na ano. So, ma-create. Copy edge na lang. Imprint color edge, copy edge. Ito. Okay. Tapos, asan pa? Ito pa. Ayaw niya. Interpose pa muna natin. And then, specify base point. Kahit wag na. Yan. And then, lagay din natin dito. Yan. Exit. Escape. Yan. So, ilagay lang natin hanggang dito. So, yan. No? Or, para mas mabilis, di ba gano'n ka na lang, gawa ka na lang ulit ng line. Then, ito, yan, and then yun. Saka natin i-move para madali natin i-delete mamaya, no? Or, kahit ganyan na lang. Ano natin, press pull, yung area na ito. Okay, ang ano niya ay 12. Yun. O, bakit na anong nangyari? Bakit ganun? Parang nadoble. Delete na natin yung line na yan. Then, move na natin. Ito dapat mapunta doon. Ayan. Okay. Then, yung last is yung may fillet, no? Ngayon, magpalit naman tayo ngayon ng ano natin, XY. Yung XY naman natin ay yung part na ito, X. Ipotin lang natin, XY. Ipot natin yung X on. Pwede na ba yan? Yun, okay na. So, yung X sa Y natin, ayan na siya, no? Ayan, yan yung X sa Y na natin. So, pwede na tayong mag-draw ng rectangle na 64 by 64 tapos may fillet na 48. Yan, rectangle. Dimension. 64 by 64. So, yan. And then, lagyan natin ng fillet. Ano yung fillet dito? Ito. So, first object, or ilagay na natin agad yung radius na 48. Yan. Then, select na natin yung, ano, first, tsaka second. Ne, iba yung na-click. So, ulitan natin, lagay natin yung radius na 48. Tapos, first object, ito, yan. Second object, yan na, yan. Mali. Yan, then, radius natin is 48. Then, ito, tapos, yan. Okay? Okay. Then, saka natin extrude or press pull. Extrude na lang para walang line na may iwan. Okay? Ang ano nyan ay 16. Yun. Then, saka natin i-move ito sa may ito. Lipat doon. Yun. So, okay na. Yan. Okay. So, then, ano na natin? Tawag dito? Union. So, lahat ng ito, i-union natin. Yan. Okay. So, kung gusto ninyong maglagay ng fillet, fillet na edge. So, wala dito. So, pwede natin i-type yung fillet. Then, edge.
Then pipili tayo ng S, let's say for example yan, yan, and so on. Bahala na kayo kung ano yung lalagyan ninyo, ano, anong edge yung ipipili ninyo. Ito, yan, pwede natin, ano, then specify natin yung radius, let's say for example 4, enter, yun, okay. Then, yan, kaya lang pangit yung kalalabasan kapag masyadong malaki yung, yung tayo dito, masyadong ni, ano na, masyadong malaki yung fillet, fillet edge, yan, yan, okay, then mag-specify tayo ng radius na, fillet, no? Enter, kapag gusto na natin yung fillet, yan. Okay? So, yan yung dalawang method. Marami pang method na ano, pero ayan lang muna yung ano natin. Okay? Thank you for watching and listening.